Okay. Paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nice-nice, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, litsi ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay, good morning, magandang umaga! Hi. Music tayo? Usapin ngayon tungkol sa UP Diliman. Okay, mamaya pong gabi, kung kayo ay available at kayo ay tawag nito, may mga reklamo ho sa mga barangay ninyo sa inyong komunidad na nagreklamo kayo sa Office of the Mayor, sa Barangay Chairman, kagawad na hindi inaksyonan, mamaya ho, mayroon tayong kasama mamayang gabi na makakausap natin na taga Department of Interior and Local Government. Walang iba kung hindi si DILG Undersecretary Epimaco Denseng III, Undersecretary for Operation. Mamaya po, dito tayo mamaya sa ating Facebook Live po tayo mamayang gabi. Saan Facebook Live po? Para po mamaya kung sakali po kayong mga katanungan, mga gustong isumbong, gustong iparating, pwede po ninyong iparating mamaya po yan doon sa ating kasama mamaya na siya po ay isang official ng Department of Interior. Dito po yung Facebook page, guys. Puntahan nyo lang ito mamayang ganap na alas 7 ng gabi. Ito po. Yan. Puntahan nyo lang po yan mamaya. Yung DIL, yung Niño Ruelo Barsaga, Opinyon ng Ordinaryong Pilipino, Barsaga Vlog. Mamaya po ito, guys.
Yan. Pakinggan natin. Yan. Okay guys, ngayon pong January 21, 2021, kasama po natin sa ating live StreamYard. Walang iba kung hindi ang butihin at matalino at mabait na kaibigan, Undersecretary Epimaco Bidensing III ng Department of Interior and Local Government ngayong pong araw ng Huwebes, January 21. Ganap na alas 7 po ng gabi. Lahat po, kung meron po kayong mga nais iparating sa tanggapan niya, reklamo sa inyong nasasakupan na lugar, sa inyong mga lugar, ng mga under ng local government. Anong ubang local government? Mayor, barangay kagawad, city councilor, municipal councilor, barangay chairman, at mga nakikita nyo hindi magagandang ginagawa na hindi ina-actionan ng local government, pwede po natin yan erekta kay Undersecretary Epimaco Tinseng. At pwede rin po kayong makijoin sa talakayan pong ito. Bukas po ng gabi, ganap na alas 7, kasama po natin dito si Manoy Bebot Calieja from Naga City. And then syempre, kung gusto niyo po magtanong, pwede po kayo magtanong sa ating kaibigan na Undersecretary Epimaco Tinseng. Muli, magandang araw po sa inyo guys. Abangan niyo po bukas. Okay, mamaya po yan. Mamaya po, alas 7 ng gabi po yan guys, ha. Kung gusto niyo pong umakyat mamaya, pwede naman po kayong umakyat. Ibababa natin yung hagdanan mamaya sa StreamYard para maka-join po kayo sa usapan. Kasi ang alam ko mamaya, ang pagmaliban po no sa mga inyong reklamo, mainit na pag-uusapan din mamaya yung tungkol bakit kailangan magpabaksin ang mga kababayan natin. Kasi binigyan ako ng briefing ka nung isang araw ni Undersecretary Tinseng. Ninyo pag-usapan natin yung tungkol sa baksin. Pakinggan natin yun mamaya sa kanya. Kasi may mga lumalabas kasi na pinapalabas ng mga kalaban ng gobyerno na ganito, ganyan, ibang epekto, masama sa katawan, eh hindi naman yung gago ang gobyerno natin para gagawa ng ganyan sa baksin na kung alam nila na may epekto sa katawan ng mga tao. At alam naman siguro nila na sila rin ay masisisi bandang huli. Kaya hindi gagawin ng pamahalaan po yan. At natitya ko, walang gagawin ang pamahalaan natin na ikakasama ng mga kababayan natin. Kaya huwag po tayong basta maniniwala doon sa mga tao na nais manggulo para lang magpakalat na kung ano nung kasinungalingan. Huwag po natin paniniwalaan yan. Pakinggan po natin yung mga taong nasa gobyerno na nagsasabi naman ng ikabubuti ng ating bansa. Okay, pag-usapan natin ang UP Diliman at ang mga PUP student na kung saan eh, ngak-ngak na naman ng ngak-ngak. Ay, nakapang mga putang inan to. Sige, music! Okay, kung ikaw, paalala ko pala muli ha, kung ikaw ay bago lamang dito sa akin live at ngayon ka lamang dito at baka magulat ka, sabi mo, ay bastos ito, palang kalbon to. Ay, pakinggan mo ito. Paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa akin Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa akin. Yes! Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Yeah, malinaw ho yun. Lumayas ka dito kung ikaw ay basher, ha? Ang ina nyo, ha? Sige, pagkatapos ng music, arangkada tayo. Good morning sa 54 na viewer! Thank you, good morning, good morning! Pakishare po ng ating live, pakishare po! Silang magmura, lahat ng posta ay pinupunta papaglait sila. Sasabihin na pangit ka, kahit di naman meron-mas pangangit sila. Sobrang mga kapalang mukha, piling magaganda.
na! Kahapon at nung isang araw, nagkakagulo dyan sa UP Diliman. Kesyo hinaharas daw sila ng militar, hinaharas daw ng tanggapan ni Department of National Defense Secretary Lorenzana. Alam nyo mga uhoy, mga ugoy, parang ganito lang po yan mga kaibigan eh. Diba? Kung sa bahay marami ng daga at anay, ika nga, nabubulok na, kaya kailangan ng linisin. Diba? Bakit natin nasabi na marami ng anay, marami ng daga, ipis ang UP Diliman? Ah, una-una ang mga ipis din, ang mga daga, itong mga estudyante nakasapi ng komunistang NPA. Oo. Hindi ba pag nandiyan ang militar, tumatakbo kayo? Di ba ganyan din ang mga daga? Ang pusa, pag nandiyan ang pusa, tumatakbo ang daga. Di ba? Kasi ang UP Diliman, alam nyo, doon sa mga estudyante ng UP, ha, ayaw nyo pala sa administrasyon. Galit pala kayo sa administrasyon. May sama ng loob kayo sa gobyerno o sa pamahalaan. Kahit naman hindi panahon ni Duterte, ganyan ang mga ugali ng mga estudyante ng UP Diliman eh. Hindi naman po lahat. Karamihan ng mga estudyante dyan, mga barumbado. Mga walang hiya. Oo. Ha? Kung ayaw ninyo na kayo ay binabantayan ng militar, oh, ayaw ninyo. Sandali, nasan yung charger natin? Baka maglobat ito eh. Ah, kung ayaw ninyo na kayo ay minomonitor ng ating kasundaluhan, ayaw ninyo na kayo ay binabantayan, ika nga, ah? Saan itong charger? Oh, baka mamaya maglobat eh. Ah, simple lang naman eh, di ba? Dali, charge lang natin yan. Para hindi kagad makapaglobat. Ayan, 49 na lang pala, malapit ng maglobat. Ha? Ika nga, kung ayaw ninyo na kayo'y binabantayan ng mga sundalo natin, ng kapulisan, at kung wala naman kayong ginagawang kasamaan, wala kayong ginagawang kabalbalan, ano ang ikakatakot ninyo? Ha? Ano ang masama doon? Ha? Dapat nga matuwa kayo. Di ba? Dapat maging masaya kayo dahil binabantayan kayo ng kapulisan natin, ng kasundaluhan. Bakit? Dahil minsan, ang UP Diliman po ah, hindi kakayanin ng sarili ng UP Diliman ng Police UP na protektahan ang estudyante ng UP. Kasi ang UP Diliman may sariling police. May sariling security ang UP Diliman. Minsan, ang police ng station, kung ako nagkakamali, station 10 ba yun? Station 9 na nakakasakop sa UP Diliman, hindi sila basta pumapasok sa UP para mag-imbestiga doon kung walang coordination sa sariling police ng UP Diliman. May sarili silang police ang UP Diliman. At ang mga police ng UP, hindi kakayanin ang siguro bantayan, i-monitor ang lahat ng estudyante. Hindi kakayanin ng UP Police yan. Ha? Kita kinala, ano nangyayari misa sa UP? May nangyayaring riot, di ba? Misa may mga napapatay dyan sa Haising-Haising. Haising na yan. Nagkakaroon ba ng resolba? Nariresolba ba ng UP Police yan? Hindi. Di ba? Misa nagkakaroon ng nakawan dyan sa UP Diliman. Bukas kotse. Snatching. Di ba? Diyan na lang, sa Lagoon. Sa Lagoon ng UP Diliman. Kung tawagin Sunshine Park o yung Sunking Garden ng UP Diliman. Nako po. Diyan na lang, nagkakaroon ng tsupaan dyan. Nagkakaroon ng kantutan dyan sa UP. Sunking Garden. Ang guard, ikot ng ikot dyan. Nahuhuli ba yung mga nangyayari dyan? Ha? Hindi. Ha? Ang kailangan natin, alam nyo, kung kayo galit sa pamahalaan, kayong mga estudyante, huwag kayong mag-aral. Ha? Huwag kayong mag-aral. Simple lang eh, di ba? Ayaw nyo pala sa pamahalaan. Galit pala kayo na binabantayan kayo dyan. Ayaw nyo sumunod sa natuntunin ng gobyerno. Eh bakit nag-aaral pa kayo sa UP? May pera naman ata kayo. Bakit hindi kayo mag-aral sa pribadong eskwelahan? Di ba?
Doon kayo pumasok sa gusto ninyo at yung mayroon kayong gagastusin. At nang yung mga ibang estudyante, yung ibang kabataan na gustong mag-aral dyan sa UP, na walang kakayahan, at yung parang pundo na binabagsak sa inyo, maibigay na lang yan sa ibang estudyanteng kabataan na mas karapat dapat na pag-aralin ng gobyerno. Yan ang problema sa mga putang inan to eh. Ha? Kaya malakas ang loob ninyo na mag-iingay, kasi nga may mga kasabwat kayong congressman na mga aktivista rin na kauri ninyo. Diba? Hindi kayo pumunta sa UP para mag-rebelde sa gobyerno. Putang ina naman. Ha? Mag-aral, hindi mag-rebelde sa pamahalaan. Ha? Putang ina ninyo, puro na lang kayo. Reklamo, reklamo. Mababa ang tuition. Putang ina naman to. Akala mo naman may ginagasto sa UP. Ultimo ang nagpapaaral sa inyo, pamahalaan. Pus kayo, puro kayo reklamo. Tapos kayo pang mananakot. Hanggat hindi nawatatanggal si Duterte, hindi kayo mag-aaral. Yan ba ang estudyante? Nilamon na kayo ng bulok na sistema ng pagka-rebelde ninyo, mga putang ina ninyo eh. Ha? Kung ayaw ninyo mag-aaral, lumayas kayo sa UP. Hubarin ninyo. Ultimo nga ID din, putang ina, pag-aari ng gobyerno yan eh. Natural. Ang UP Diliman, pag-aari ng gobyerno. Ngayon, ang gobyerno, karapatan ng pamahalaan na bigyan ng seguridad ng mga estudyante dyan. Kaya naman kasi kayo, ayaw ninyo na magkaroon ng mga militar dyan sundalo. Kasi nga, nagiging komunista na kayo. Ha? Ang dami nyong nire-recruit dyan. Tang ina ninyo. Di ba? Ngayon, kung ayaw nyo lang ganun, lumayas kayo. Ito ah, doon sa mga bahay ninyo, pag alam ninyo maraming daga, hindi ba nililinis ninyo ang bahay? Pag may mga anay na, hindi ba nilalagay nyo ng chemical yan? O, ito pa, may pumasok atang isang tarantadong komunista. Ina, ano ka? Kasi, alam mo, Ayani, Ayani, Biati, alam mo, sinatanong mo, inaano ako, kasi may mga estudyante dyan, mga gwapo. May mga gwapo estudyante dyan. Tinatanong mo, inaano ako, ayaw magpatsupa sa akin. Kaya, yan, inaano nila ako. Yan, yan ang sagot ko sa'yo, bukin ang ina mo. Ha, lumayas ka rito, putang ina mo, aga-aga, buisit ka, kagigising ko lang, hindot ka. Ikaw, ano dyan. Diba? Tayo may bahay, alam natin madumi na ang bahay, makalat na. Hindi ba nililinis natin yan? Di ba? Ganon din ang gobyerno. Kung ayaw ninyo ng ginagawa ng pamahalaan, huwag kayong pumasok. Ganon lang kasimple yun. Ganon lang, tatanga-tangahan kayo mga putang ina ninyo eh. Ha? Simple lang naman ang gagawin, di ba? Mag-aral para matuto kayo ng magandang asal. At pagdating ng panahon, meron kayong silbi at meron kayong pakinabang para maging mabuting mamamayang Pilipino, hindi para kayo maging komunista. Di ba? Nagrereklamo kayo, tapos eh, wala naman kayong ginagastos dyan sa UP. Sagot ng pamahalaan. Di ba? Ngayon, sinasabi ninyo, rebelde, komunista, oh, kundi po ayaw ninyong mapagbansagan na mga terorista kayo, lumayas kayo sa UP. Di ba? Lumalis kayo dyan. Di naman kayo pinipilit ng pamahalaan na mag-aral eh. Hindi naman pinipilit eh. Alam nyo, mas masarap po ang sumunod kaysa sa magreklamo na magreklamo. Mas masarap yung tipo bang bago ka magreklamo, sumunod ka na muna. Di ba? Sumunod na muna. Ha? Sumunod na muna. Ano ka? Baklang kalbo na shout. Shout, siguro mayroon. Oh. Ngayon mo lang ba nalaman na bakla ako? Ulinad? Anak ng putang ina, isa pa tong kupal. Oh, sige, pasok ang mga kupal. O oh, yan, oh, isa-isa ko lang kayo pagbabablock, gago. O oh, yan, pasok!
Ah, pasok! O, dalawa pa lang nabablock ko ngayon. Alam nyo kasi, kayong mga komunista na miyembro ng CPPNPA, aminin ninyo mga tanga kayo. Ha? Mga bobo kayo. Mga bobo! Tangina, kung di ba naman ba kayo bobo, pinag-aaral kayo ng pamahalaan. Ginagastusan kayo ng pamahalaan. Pagkatapos, ano yung susukulin nyo sa pamahalaan? Ganyan lang. Ang hinihingi ng gobyerno, hindi naman sinabi ng gobyerno, sige, pag-aralin kita. Ha? Huwag kayong magulo. Sumunod lang. Di ba? Wala naman kondisyon ng gobyerno eh. Simple lang sinasabi ng gobyerno, mag-aral. Karapatan ng kabataan ang mag-aral. Ha? Hindi karapatan ng bata ang mag-rally sa pamahalaan. Hindi natin hindi niya karapatan. Ang may karapatan ng magreklamo sa gobyerno, simple alam niyo kung sino? Yung mga taong nagbabayad ng buwis. Ha? Yung mga taong taxpayer, pero kayong mga estudyante ng UP Diliman. Ah, na nakikiamot. Ha? Tapos ganyan ang inaano ninyo. Ang tawag dyan, mga walang utang na loob. Ha? Mga demonyo. Hmm? Tang inang mga to, mag-aral kayo. Ha? Mag-aral, hindi magreklamo sa pamahalaan. Ang inang gagawin nyo, mag-aaral na lang kayo. Nung panahon ba nung mga dating administrasyon, nilibre ba ang tuition fee sa mga state university? Wala, di ba? Sa Duterte administration lang yung ginawa. Di ba? Ha? Oh. Ah, ito na naman. Magkanong pabida, magkanong binayan sa'yo? Lakas ng tama mo, pre. Hoy, kupal, kantutin mo na lang ang asawa mong support, ha? Ang ina ka. Yan. Pasok ang mga basher. Tang ina ninyo. Oh. Ito na naman, isa pa. Oh, ayan, oh. Pasok, kawawa naman kayo. Black, oh, ganyan lang ang buhay. Oo. Oh. Ha? Ganyan lang. Ha? Ganyan lang, gago. Alam nyo, doon sa mga basher ko na pumapasok dito, simple lang naman ang ibig ko sabihin sa inyo eh. Huwag kayong tanga. Ha? Huwag kayong tanga. Pasok, Atty. Larigaton. Putang ina, hindi ko na naririnig si Atty. Larigaton. Mga putang ina, mga hindot na mga putang ina, mga tang ina. Mga putang ina, hindot na mga putang ina nyo. Inyo lang mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang ina, hindot kayo, mga putang ina nyo. Kapain mo! Ha? Kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo! Tama! Tama ang sinabi ni Atty. Larigaton. Mga putang ina ninyo! Mga bobo! Oh, di ba? Mga bobo! Alam niyo, ito na lang mga pare ko, ha? Doon, ito, ilang beses ko sinasabi ito, ha? Sa mga estudyante ng UP Diliman, PUP, mga guwapo! Ito, may pumasok ba to? Okay lang, sir, may point ka pa dyan. Yung meron talaga dyan, violation dyan. Ito, akala ko basher na naman. Alam niyo, ito, makinig kayo, ha? Yung mga estudyante ng UP Diliman, PUP, kung anong pamantasan na pag-aari ng pamahalaan. Ha? Ito. Makinig kayo. Guwapo ka. Ha? Guwapo. Mabango. Malinis. Malinis ang titi mo. Pumunta ka sa akin. Pumunta ka sa Quezon City Circle Memorial Park. Pumunta ka sa Aurora Boulevard. Pumunta ka sa Gateway Mall. Pumunta ka sa Isitan. Doon, kikita ka ng pera. Basta't guwapo ang mukha mo. Magpatsupa ka sa mga bakla, sa matrona, para may sarili kang pang-tuisyon. Yan ang gawin ninyo, mga estudyante ng UP. Kasi naman umaasa kayo sa gobyerno, mga putang ina ninyo, puro kayo reklamo. Ha? Magpatsupa na lang kayo. Ha? Yan ang pinaka-the best. Ha? Para yung problema ninyo masolusyonan, magpatsupa. Ha? Okay, puro ngak-ngak. Tang ina ninyo, puro kayo reklamo. Mga idiot, mga kupal, mga gago. Sino naman to? Sino naman to?
May nagte-text. Pero may ano to eh. Kasi nag-text ko sa old number ko eh. Sino ito? I-dial ko ang number niya. Ha? Mga hayop kayo. Sino ito? 8 7 8 8 9 7 9 2 6. Oh, si Ryan. Si Ryan, bata ni Mayor, ni Mayor. Tawagan ko. Hindi niya to alam bago kong number. Yung bata ni Mayor kung nasaan ako. Mamaya tawagin kita pagkatapos ng live ko. Yun, ha? Ganun lang! Diba? Kung ayaw ninyo ng mga ganyan, mga sinaginagawa ng gobyerno sa inyo, putang ina ninyo, pumunta kayo. Alam nyo, ha? Ito, ha? Doon sa mga estudyante ng UP Diliman, makinig ko kayo. Ito, seryoso po ito. Alam nyo kung saan ang maraming bakla, ha? At mga matrona, ha? Sa Gateway, Glorieta Mall, SM North, Isitan, medyo mga bakla dyan sa Isitan, medyo mga ano yan eh, mahihirap ang bakla ang nandyan dyan. Mga walang Renata, Renato, tangkiyon kang ina mo. Ayan, hayop ka, putang ina mo. Magpakantot ka ng pit mo. Hayop ka, ha? Alam mo na palang kalbo, alam mo na palang gago, eh bakit nandirito ka? Ulol! Ha? Hindi, ito, mabalik tayo. Glorieta! Shangri-La! Gateway Mall! Hindi, sa Gateway, mga, ang mga bakla dyan sa Gateway, galante ang mga bakla dyan sa Gateway! Oo! Oh, punta nga ng dami kong kilala dyan, na mga may kayang bakla. Dyan, nagpapahanting, nagpapabuking ang mga ibang estudyante sa Gateway Mall. Nako, meron pa nga ako dyan nakikita. Ano pa yun eh? Undersecretary pa. Oo. Oh. Doktor na undersecretary, parating nakatambay. Kilala ito eh. Ito. Itong nanonood na to na kaibigan ko, kilala niya to eh. Yung undersecretary to, mahilig tong sumayaw. Oo. Oh. Doktor to, mahilig sumayaw. Dati, ang yung gamlang style, mahilig niyang sayawin yan. Kapang, hindi ko na to babanggitin ko anong ipilyido ng undersecretary na to. Yung ipilyido hindi ko na babanggitin. First name lang. Kapangalan niya, si Eric Fructoso. Pero hindi to Fructoso, ha. Eric! Oo. Undersecretary Eric. Oo. Bakla yan! Ilang beses ko nakakasalamuha yan. Ilang beses ko nakakasabayan. Oo. Ilang beses ko na... Alam mo, Elmer, Kajoko, ang bantot ng pangalan mo, kung unghang ako, ikaw, hindi ka ba unghang din? Alam mo pala unghang. Bakit nanonood ka rito sa live ko kung di ka ba tangang estupido? Oh, di ba? Alam mo pala na unghang ako. Bakit nagtsatsaga kang pumunta rito sa live ko? Oh, eh, nako! O, oh, ayaw kong ganun, eh, nilayas ka na! O, oh, ayan, black! O, oh, ganun lang, di ba? Unghang pala ako, eh, bakit pumupunta ka sa live ng my live? Robert!
Ikaw, Robert, ha? Kamag-anak mo ba si Madam Auring na manghuhula? Yan, basta na sinabi ko, Eric lang, ha? Eric lang sinabi ko, yung asik na yan, parating nasa gitwimul yan. Lalo na sa CR. Ay, naku po! Pag ganun-ganun yan doon, paano hindi ko malalaman? Eh, nagkakasabay-sabay kami doon. Minsan pa nasa hang pa yan. Minsan nakakasabay niya pa namin yung baklang supot na vlogger din. Si Tipi ba yun? Namabantot? Naku, supot daw yun. Nagkakasabay-sabay. Balik kasi kami, meron kami mga prayer meeting. Alam mo nyo, kaming mga bakla, may mga prayer meeting po kami. Oo. Nakakunsaan-saan, nagkakasabay-sabay kami. Ito na naman. Bastos mo, parang tinuruan mo pa ang mga kabataan na pumunta. Alam mo, kupal, Antone, kaduko. Yes, sinasabi ko, magpatyupa sila. Ngayon, wala ba silang utak? Wala ba silang pag-iisip? Para gawin yung sinasabi ko? Ha? Wala ba silang sariling kuman sa pag-iutak? Kahit anong sabihin ko na hindi maganda, iutusan ko mga yan. Wala ba silang sariling kaisipan na tama bang gagawin yun? Ha? Ngayon, pag ginawa ng mga estudyante yan, talaga mga tanga ang tawag doon. Ha? Huwag mo ako sasabihin na bastos ako, gago. Matagal na akong bastos. Ang ina mo, layas. Oh, yan, Black. Oh, kinang ina mo. Hindi ka kailangan dito. Ha? Hindi ka kailangan dito, putang ina mo ka. Eh, galit ka pala sa akin. Ba't nanonood ka rito? Kinang ina mo ka. Oh, ako, bastos ka, kalbong panot. Ulol, Alvin, Musa. Tang ina mo, bata ka pa, supot ka pa. Gago, yan. Sama-samang black kayo. Ha? Bakit? Hindi kayo matanggap sinasabi ko? Ha? Na mga tanga kayo. Ha? Kayong mga estudyante ng UP, nakamiyembro ng mga komunista, na mga tanga. Ito pa isa, si Jubian. Ito pa, layas, kinang ina mo. Ha? Tandaan ninyo, pag ang tao, parang sinasabi ng mga nakakatanda, ito yung sinasabi ng madalas na sinasabi ng mga matatanda eh. Pag ang tao, pinakain mo, binigyan mo ng magandang buhay, ha? Ginastusan mo, at wala kang hinihingi, at ang gusto mo lang mangyari, mapabuti siya, sumunod siya sa alituntunin, para sa ikagaganda. Ngayon, ano ang tawag doon sa taong ganun? Hindi ba mga tanga? Hindi ba ang tawag doon mga gunggong? Di ba? Ngayon, pinag-aaral kayo na pamalan. Bakit pumupunta kayo? Tapos na puro kayong ngak-ngak. Nako, Al Brian, nako po, kawawa ka naman. Tangin na mo, nakasabi mo, pangit ako. Nakita ko mukha mo. Naku po, mukha kang suso. Naku po, layas. Naku. Pangit pa na ako, nandirito ka. Naku po. Yan ang mahirap sa inyo. Ha? Pag kayo na pagsabihan ng mga tangat, mga bobo, mga inhang, galit na galit kayo. Naku po. Ha? Kaya, alam nyo kung ako si Lorenzana, dito sa mga sundalo at mga kapulisan, huwag nyo nang bantayan yan. Putang ina, ratratin nyo na. Patayin nyo na lang yan, mga yan. Walang kwentang mabuhay sa mundo yan. Sakit pa ng ulo yan. Ha? Alam nyo, doon sa mga basher, ganito makinig kayo. Alam nyo, doon sa mga basher na galit sa akin at galit din sa mga pinagtatanggol ko, hindi ko po hinihingi ang inyong opinyon. Ha? Hindi ko po hinihingi. Ha? Kung meron kayong opinyon, ha? Doon kayo pumunta sa inyong mga wall. Mag-post kayo na mag-post doon. Ha? Huwag kayong pupunta sa mga may nagla-live na binabakbakan kayo. At pagkatapos, magko-comment kayo, papakita nyo yung mga katangahan ninyo, ay tigilan nyo yan. Putang ina, nakakaawa kayo. Ha? Mga putang ina, mga hindot na mga putang ina, mga tang ina, mga putang ina, nakakaawa! Mga putang ina nyo! Iyon lang mga putang ina! Mga bobo kayo, mga tang ina, hindot kayo! Huwag nyo pong ipakita ang pagiging tanga ninyo! Ha?
Ay, good morning kay Ma'am Jocelyn Cabana ng DILG. Good morning. Ay, Ma'am Jocelyn, yung number mo pala, hinihingi sa akin ni Baguio City DILG Director Evelyn Trinidad. Oo, hindi ko pa po na ipo-forward yung number mo sa kanya. Oo, kasi sabi niya, may mga lumalapit nga pala, Ma'am Jocelyn, na mga asawa ng kapulisan dito sa Baguio na ang kaso ay under ng tanggapan mo. Ngayon, ang sabi niya, ninyo, ibigay mo sa akin ng number ni Ma'am Jocelyn para irerekta ko na lang, irerekta niya na lang daw sa'yo yung mga problem ng ibang kababayan dito. Tapos, Ma'am, di ba sabi mo nandito ka ng February, I think 25? Nasabi ko na kay Ma'am Jocelyn, kay Evelyn yun, sabi niya, nyo, wala pang coordination sa amin. Sabi ko, baka gagawa pa lang. Kasi di ba sabi mo nga, akit kayo rito sa Baguio para sa seminar ata sa mga BGMP o PNP personnel. Wala pa daw silang ideya tungkol doon. O, balik tayo doon sa mga, ano, huwag kang magmura, kalbo. Alam mo, ako mo, sino kang pendeho ka kung na ako'y nagpuputang ina dito sa live ko? Ha? Anong karapatan mo na pagsabihan ako na huwag ako magmura? Kung sabihin ko, isa kang gago, lumayas ka dito, wala kang pakialam dito, live ko to, bugok. O, ganun lang. Ha? Wala kayong pakialam kung nagmumura ako dito. Dahil ako, talagang nagmumura akang bunganga ko. Ha? Eh, nako, kawawa naman kayo. Ha? O, eto, bakrang kalbo, putang ina mo, chocolate. Naka, alam mo, kawawa ka naman. Puro ka ganyan. Ha, gumawa ka. At sa sipag na mga gumawa ng mga account na to, no? Mga pay account naman. Hindi naman magpakita ng totoong pagkakakilalan. Nako. Ay, ang mga tawag sa mga ganyang tao, traitor. Ha? Traitor. Wala kayong karapatan mabuhay. Ha? Tapos, ma'am, yung number ni Ma'am Evelyn, ipuporward ko din po sa'yo. Ibibigay ko din sa iyo yung number ni Director Evelyn Trinidad para magka-textan kayong dalawa. Oo. Sige ma'am, mamaya pagkatapos ng live ko. Totally ma'am, pwede mong kantalin yun sa Viber group natin. Kasama siya dun sa Viber group na hukbong pagbabago. Si Director Evelyn Trinidad, kasama natin siya dun. Pwede mo na siya i-search po dun, Ma'am Jocelyn. Ah, dun sa mga galit, sa sinasabi ko at may natatamaan ata dyan, putang ina, hindi ba kayo nahihiya sa itsura nyong yan? Ah, pinag-aaral kayo ng pamahalaan. Tapos ang binibigay ninyong gante, puro kawalangian. Ah, hoy, hindi habang panahon mga bata kayo, mga putang ina ninyo. Ah, hindi habang panahon, bata kayo, tang ina ninyo. Alam nyo, ito, dito nga sinasabi ko kanina, di ba? Kayong mga estudyante ng UP, habang bata pa, habang malakas, habang ang titi ninyo tumitigas pa ng diretso, magpatsupa na lang kayo sa mga bakla. Magpakantot kayo doon sa mga matrona. Ay, naka dyan. Wala, alam mo yung mga ganyan hamon-hamon, nasuntukan na lang. Masaya ka na. Nanabasa ko ang comment mo. Oh, pero ganito na lang yan, pare. Layas. Oh, ganun lang. Oo. Alam nyo, uulitin ko po. Hindi ko po hinihingi ang opinyon ng mga tao na maano ang utak. Oh, hindi ko hinihingi ang opinyon nyo. Kasi ito po, Facebook wall ko ito. Kung ano man ang opinyon ko, personal ko po yun. Ha? Kung gusto nyong irespeto ko kayo, doon kayo pumunta sa mga wall nyo. Ha? Kung kayo po'y galit sa akin, ha? Kung kayo'y nabibwisit sa mga ganitong style ng vlog ko, huwag kayong pupunta rito. Kasi, ipuputang ina ko lang kayo, maniwala kayo. Hindi po ko kayo binibigyan ng karapatan na mag-comment dito. Ha? Ang point ko dito, pinag-aaral kayo ng pamahalaan. Hindi kayo ginagastusan ng gobyerno para labanan ng gobyerno. Ha? Hindi kayo binibigyan ng authorization ng pamahalaan na magreklamo. Ha? Ang dapat sa inyo, mag-aral lang mag-aral. Pero kung ayaw nyo naman mag-aral, ha? Yun nga oh, pwede naman kayo magpatyupa. Di ba?
total malalaki naman ng mga titi ata ng mga bayag ninyo. Di ba? Ako may mga kilala akong congressman, mga manyak, na naghahanap din ng babae, magaganda. Pwede ko kayong ibugaw doon kung gusto ninyo. Basta't magaganda kayo. At malalaki ang mga suso ninyo. Dapat yung suso ninyo, hindi maiitim ang mga utong ninyo. Oh, ganun lang. Pero kung maitim ang utong ninyo dahil pinadilaan nyo yan kay Kaka, kay Commander, kung kaninong Commander na NPA, ay hindi kayo ipapatulan ng mga kakilala kong mga big time na mga politiko na kakantot sa inyo. Ang gusto ng mga yon, hindi ba binasa? Oo. Ang ina, karamihan babae yung MPA dyan ng mga estudyante ng UP. Hindi ko po nila lahat, ha? Hindi ko po nila lahat ng estudyante ng UP, ha? Karamihan dyan babae. Wala na. Laspag na. Nilaspag na kayo ng mga commander ninyo. Pinaglipasan na kayo. Ha? Hindi ba nakakaya? Hindi ba nakakaya? Sa bagay, wala naman talaga kayong hiye. Makakapal ang mga mukha ninyo eh. Ito pa. Ha? Yung mga nanay, nagagalit na. Hindi ba kayo naawa sa mga magulang ninyo? Ha? Kayong mga estudyante ng UP na sumasama sa mga komunista? Halos yung mga magulang ninyo nagtatanim kung anong pinaggagawa para lang mabigyan pa kayo ng konting magandang buhay pero nagwawalang hiya lang kayo sa Maynila. Ha? Hindi ba kayo nahiya niyan? Tang ina nyo? Mga putang ina, mga hindot na mga putang ina. Mga gaya, galit na galit na hindot. Mga putang ina nyo. Iyo na mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang ina hindot kayo, mga putang ina nyo. Lapa ina nyo. Ha? Kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo. Diba? Masakit talagang aminin. At masakit sabihin. Ha? At masakit na pagsabihan na mga putang ina ninyo. Oh, masakit yun. Masakit talaga mapagsabihan ng mga putang ina ninyo. Doon sa mga estudyante ng UP Diliman. Ha, ang pinuputang ina ko po rito, estudyante ng UP Diliman na mga walang kwenta. Yung mga inutil, mga bobo, na mga tanga, na mga miyembro ng CPP-NPA na nagpapauto. Pero kung ikaw ay estudyante ng UP, mauta ka, matalino ka, hindi ka kasmiyembro ng CPP-NPA, hindi ka kasama sa pinuputang ina ko rito. Ha? Baka sabihin na naman niya, oh ito, pinuputang ina tayo mga taga-UP. Uulitin ko ha, ang pinuputang ina ko po rito, yung mga estudyante ng UP na miyembro ng CPP-NPA, yung mga miyembro ng mga komunista, mga nagpapauto, kayo ang pinuputang ina ko. Pero yung mga estudyante na may utak, matatalino, pero hindi nagpapaguyo sa NPA, mabuhay kayo, kaibigan. Oh. Mga putang ina, mga hindot na mga putang ina, mga tang ina, mga putang ina, hindot na, mga putang ina nyo. Iyon ang mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang ina, hindot kayo, mga putang ina nyo. Lapa ina nyo. Mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo. Ha? Dapat sa inyo, gamitan kayo ng kamay na bakal. Putang ina eh, sinasabi nyo nga si Duterte, diktador. Ha? Yung sinasabi nyo si Duterte, mamamatay tao. Tangin na kung mamamatay tao yung sinasabi nyo ngayon, eh bakit hanggang ngayon buhay pa rin kayo? Bakit nakakapagkuda pa kayo? Bakit nakakapagsalita pa kayo laban sa pamahalaan? Mga putang ina ninyo, kung talaga mamamatay tao yung sinasabi nyo. Ha? Kung ako si Duterte, papapatay ko na lang kayo. Eh kaso hindi naman, puro kayong ngak-ngak eh. Ha? Ayan o! Total, ano na tayo ngayon? January 21 na. Malapit na ang People Power Anniversary ng mga tukmol. Doon! Ha? Sa lahat ng galit kay Duterte, pabagsakin nyo si Duterte, ipakita ninyo ang pwersa ninyo kung may kakayahan kayo. Ha? Kung may kakayahan ba kayong magpabagsak ng Pangulo ng Bansa? Ha? Kung sa tingin ninyo, kaya nyo pabagsakin si Duterte kagaya ng ginawa ninyo dati kay Pangulong Erap Estrada, gawin ninyo ulit sa February! Kung may kakayahan kayo, ha? Pero kung wala kayong kakayahan, ay putang ina, magbigay na lang kayong mga hayop kayo. Ha? Kung may kakayahan lang naman. Pero kung wala na kayong kakayahan, alam nyo, manahimik na lang kayo. Ha? Manahimik na lang kayo. Magpatsupa na lang kayo.
Oo. Ay naka, dati na! Bastos, bastos! Kinang ina mo! Tangina mo ka! Monching! Perlado! Kung bastos ang bunganga ko, bakit nandirito ka? Ha? Ah. Nakakawawa naman kayo! Tangina mo, Monching! Ang taba ng tiyan mo pag umiihi ka! Pag naliligo ka ata, yung bayak mo hindi na nahugasan! Kasi nga, sa sobrang taba mo, ang tubig gumagano na lang! Ngayon yung bayak mo, hindi mo na nahugasan! Tangina mo, layas! Tangina mo, panot ka rin! Tangina ka, ito pang si Randy Sanchez Dakara! Tangina mo! O ito, 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 si Randy Dakara, gwapo ka! Magpachupa ka sa akin, nalika rito! Tangina mo ka! Nakakawawa naman kayo! Nahay blood kayo? Eh, naku po Diyos ko, Mayo, ang ganda ta. Alam nyo ka, alam nyo, kagigising ko lang. Kita nyo, ang ganda ng gising ko. Nambwisit! Ay, di ba? Ay, wala, putang ina. Alam nyo, doon sa mga pinagbablock ko rito, gumawa na lang kayo ng panibagong Facebook account. Ah, gawa na lang kayo. Uulitin ko, ha? 100% lahat ng estudyante ng UP Diliman nakasama sa mga recruitment, sa mga nagpapauto sa NPA, mga kasama para pabagsakin ang gobyerno at ang pamahalaan. Isa lang ang dapat sa inyo, mga putang ina ninyo, mga bobo, mga inutil, walang kwenta sa mabuhay sa mundo. Bakit? Galit kayo? Magbigti na kayo? Nako po. Nako! Ngayon mo lang ba nalaman? Ah! Arin ko, nabakla ako. Nako. Matagal na akong bakla, gago. Lantaran ang kabaklaan ko. Hindi ko tinago ang pagbabakla-bakla ko. Ha? Alam mo dun sa nagsasabi, nabaklang kalbo ako, pangit na kalbakla, bungal na bakla. Hoy, proud akong pagiging bakla ko. Bakit? Dahil ang sinutsupa ako, gwapo. Hindi ako tsumutsupa ng mga mukhang aso. Tanginang mga to, kawawa naman. Kayo, tanginang ginagamit ninyo ang gagwapo ng mga Facebook profile. Pero pag tinignan mo naman sa personal, mga mukhang asong galisin, naku, kawawa naman. Sabi nga ni Francis Leo, bakit nabanggit kayong Francis Leo Marcos? Sabi nga, mga pulgasin, naku po, yan, mga pulgasin kayo. Naku po, sabi ko nga, nakalimutan ko na si Epelin sa pagbablog. Bakit napasok na naman ang pangalan nung mama? Ha? Mga pulgasin! Yan! Tangina nyo, puro kayo reklamo! Edwin Salota! Alam mo, ikaw na ang banal, ikaw na ang masanto, ha? Kinang ina mo, bastos pala ang bunga nga ko, nandirito ka. Oh. Ay, naku po, Edwin! Ayusin mo muna yung buhok mo, ang gulo. Kasing gulo ng bulbul mo. Tangina. High blood. High blood na naman ang mga kalaban ko nito. Tangina ninyo. Alam niyo, ganito na lang makinig kayo, ha? Tuturuan ko kayo, ha? Lahat ng mga nababastusan sa pagbablog ko, sa lahat ng naiirita sa mga binibitawang kong salita, ito, tandaan niyo to. Magsama-sama kayo. Magsama-sama kayo. Ha? At i-report ninyo itong Facebook ko account ko para ma-shutdown. Ganun lang. Ayan na, tinuturuan ko na kayo. Tinuturuan ko kayo. Kayong mga basher ko, mga kalaban ko, na galit sa akin dahil pinuputang ina ko kayo, magsama-sama kayo na i-report na itong Facebook account ko nang mag-shutdown. Ganun lang kasimple. Alam nyo kasi kung magko-comment kayo rito, putang ina ninyo, ibablock ko lang lahat kayo. Hindi ko kayo binibigyan ng karapatan na mag-comment dito sa live ko. Ha? Hindi ko kayo binibigyan. Kung ayaw ninyo sa mga sinasabi ko, mga putang ina ninyo, i-report ninyo itong Facebook account ko nang tuluyan mawala. Di ba? Ngayon kung galit, ito uulitin ko po, ha? Sa mga bagong pasok na mga nagagalit na minumura ko kayo, kayo estudyante ng UP. Karamihan naman dyan, bata-bata. Sinasabi nyo ganito, ganyan-ganyan. Ngayon, kung ayaw nyo sa ginagawa ng administrasyon ng Duterte na to,
at wala naman kayong sapat na pangkabuhay at wala kayong panggastos, pangtustos sa pag-aaral ninyo, ito nga ang gawin nyo. Pumunta kayo sa Shangri-La, pumunta kayo sa Center Mall, pumunta kayo sa Mega Mall, pumunta kayo sa Cubao, sa Gateway, sa Isitan Recto, sa Quezon City Circle Memorial Park, magpachupa kayo sa mga bakla at sa matrona. Para, pag nachupa kayo ng mga bakla at ng mga matrona at nakantot niyo ang matrona, may bayad yan. Magkakakwarta kayo. Ngayon, pwede na kayong mag-enroll kung saan niyo gustong eskwelahan. Ha? Pero, sa ngayon, kung kayo ay paaral ng pamahalaan, kayo pinag-aaral at ginagastusan ng gobyerno, putang ina ninyo, wala kayong karapatan magreklamo sa gobyerno. Kasi wala kayong ipagmamalaki. Dahil kayo, gastusin lang kayo ng pamahalaan. Ha? Putang ina ninyo, magpachupa kayo nang may sarili kayo pang gastos sa pag-enroll ng pag-aaral ninyo. Mga putang ina ninyo, mga gago, aminin nyo sa sarili nyo na mga inutil kayo. Ha? Putang ina nyo, papasok kayo rito sa live ko, magko-comment-comment kayo na kung ano-ano, bakla, kalbo. Hoy, dati na akong bakla. Putang inang mga to. Pwede rin akong umiyot kung gusto ko. Ha? Putang inang mga to, galit-galitan. Pumupunta dito sa live ng may live. Nako, sungal-ngaling ko mga mukha nyo. Hindi nga ito nga seryoso ako. Estudyante ka ng UP. Guwapo ka. I-text mo ako! Ito. Doon sa mga galit sa administrasyon ni Duterte, na estudyante ng UP, ito po ang number ko. 0927-373-2213. I repeat! Ha? 0927-373-2213. Ang magte-text lang sa akin dyan, lalaki, guwapo, malaki ang titi, matigas ang titi. Iyan, i-text mo ako, pero kung ang titi mo maliit, kasing liit ng bayag ni Leon Javier, the fucking shit, huwag na lang. Ha? Basta't guwapo, i-text mo ako. Ha? Ang ginang mga to, mga ulol. Yan kasi ang problema sa mga putang ine. Pag nakanti mo at napagsabihan mo ng hindi makatao, galit na galit, eh hindi naman kayo makatao, hindi naman kayo mga tao. Ulit po, anong number mo please? O ito, 0927-373-2213. Nabanggit ko na ha? Ito, ipapakita ko pa uli. O, ito. Papakita ko, para mag-text kayo. Doon sa mga galit sa akin at galit sa mga minumura ko, eh, madali naman tayong kausap. Putang ina. Ito. Ayan. Para nyo na kayo mahirapan. Ayan. Oh. Ayan, may globe. Oh, ayan ha. Oh, ganun lang. Oh, di ba? At least pinapakita ko number ko. Kung gusto ninyo lang ako i-text doon sa mga galit sa akin, eh, mag-text lang kayo. Kahit ngayon, tumawag kayo, mag-text kayo ngayon. Eh, nasasagutin ko. Sige, sagot. Tatawag. Yung mga basher dyan, tumawag na. Oh, wala pa naman tumatawag. Wala pa. Oh, alam nyo, doon nyo, naka naman, Danmark Benyas. Isa ka pang ulol. Oh, layas! Black! Oh, yan! Masaya ka na pinatulang kita kahit hindi ka kapatol-patol. Ha? Ang ina ka, dati na akong bakla. Paulit-ulit kayong bakla. Bakla! Anong masama sa pagiging bakla? Ang ina ka. Mga putang inang mga hindot, mga putang inang hindot, mga putang ina nyo, inyo lang mga putang ina nyo, mga bobo kayo, mga tang inang hindot kayo, mga putang ina nyo, napainan mo, ha, kayo mga putang ina nyo, nahayop na yan eh, mga bobo! Diba? Alam nyo,
Doon sa mga nagmumura sa akin dito sa live, wala akong pakialam sa inyo. Ha? Wala akong pakialam. Tinuruan ko na kayo kung ano ang gagawin ninyo. I-report ninyo ang aking Facebook account nang matuluyan mawala. Eh, sa akin naman, ako sanay na ako mawala ng Facebook account. Kasi ilang beses nang nahakang mga account ko, tinanggal ng Facebook. Hindi na kawalan yan. Hindi na sa akin bagong ganyan. Ha? Ang problema kasi sa inyo, mga putang ina ninyo, mga bobo kayo. Mga tanga. Oo. Yan ang hindi nyo matanggap. Na mga tanga kayo. Ha? Eh, wala akong magagawa. Mga tanga nga kayo eh. Di ba? Mga tanga na, walang utang na loob. Oo. Di ba? Yan ang problema sa mga putang inang yan. Masakala mo naman may pagmamalaki sa mundo. Putang ina. Pag, ay, ito pa, black ka lang ng black, Mr. Clean. Ay, ito pa, isa pang ungas. Yan. I-block mo din yan. Hayop na yan. No, di ba? Ano? Alam nyo, sabi ko nga, hindi ko hinihingi ang opinion ng mga taong nagagalit sa bawat video live ko. Hindi ko po hinihingi ang mga opinion nyo. Ha? Hindi ko po hinihingi yan. Berhelyo. Si Berhelyo. Pahit. Pautangin mo nga ako pang gasto sa bahay pagawa. Tignan ko nga. Nako po, Manong! Diyos ko, Mayo! Patawarin mo po ako, Manong. May edad ka na. Akala ko naman bata. May edad ka na, Manong. May edad na si Manong. Kung bata-bata ka lang, Manong, at ang kapitbahay mo, gwapo, i-message mo sa akin yan. Ha? Musika tayo. Alam niyo, doon sa mga anti-government, ito yung music ninyo, di ba? Ito yung pang-uto ninyo nung people power nyo. Total, malapit ng anniversary nito. Oo. Oo, malapit na. Di ba? Dito tayo nagka-leche-leche sa kantang ito. Itong people power song na to. Malapit na po yan, oh. February, ang anniversary ng people power na kalagim-lagim na nangyari sa bansa natin. Di ba? Na kung saan ang mga pare at madre nagsama-sama. Yung mga pare na mga manyak na mga bakla na tsumutsupa nagsama-sama sa EDSA. Yung mga madre na mga hindutin. Saan naman itong number na to? Ang sabi ko po, 0927373. Tama yung number na yan, pero palitan mo yung 091. Gawin mong 2. 2 po ang 1 na yan. Mali po yan. 0927. Nako naman si kuya. Pinakita ko pa yung number ko mismo. Nako po naman, ha? Nako. Nako naman. Ayan, Johnny Atos. Aba, shout out sa'yo. Good morning, kaibigan. Ayan. Mabawi muli magkalangit bisig libu-libong tao sarap nang maging Pilipino sama-sama iisang dahikain. Alam niyo na ba, ako po maliba sa butangero singer din po ako, din niyo po nalalaman singer po ako. Hi, Ronel! Pilipinas sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. Kapayapaan ang kalayaan katarunga ay layang babalik ng laan. Basta magkaisa tayong lahat. Ganap sa ating bayan, magkasamang mahirap at mayaman, kapit bisig, madre, pari at sundalo, layla.
pansin. Nanay, sa Panginoon. Alam niyo po, nung ginawa ko ang kantang yan, tangin na, nagkanta, hirap-hirap ang boses ko dyan. Oo. Pero balik tayo sa topic. Oo, balik tayo. Hindi yan ang topic eh. Ito ang kantang to na ginamit ng mga ulol na mga pare at madre. Yung mga pare na madre na mga sinasabi kong ulol ha, hindi ko po nila lahat ng pare. Hindi ko po nila lahat ng madre. Ang tinutukoy ko pong paring ulol dito at mga madreng ulol, yung mga nakikisawsaw sa usapin ng politika. Oo. Na kung saan itong ginamit nila para palabasin ng isang tao ay walang hiya. Di ba yan ang ginawa ninyo sa pamilya Marcos? Di ba yan ang ginawa ninyo? Ngayon, ano ang sinabi ni Kristo? Ha? Ano ang sinabi ni Kristo? Kung sino man ang walang bahid, walang dungis na kamay, na hindi nagkasala, siya ang unang pumukol sa kanyang ulo. At ito may nagtatanong, magkano? Magkano bayad mo, kalbo? Kabag! Naku po, kawawa ka naman! Tangina, kawawa ka naman, kabag! Yan lang bang alam mo? Ha? Magkano binayad sa akin ni Duterte? 300 million peso! Yan ang binayad ni Duterte sa akin. 300 million! Oh, kaya mo bang tapatan? Ha? Kawa naman. Alam nyo kasi, ang problema sa inyong mga tanga, gusto nyo kasi maging tanga din ako. Oo, nakagaya ninyo. Oh, ito pa si Ace Maranan. Naku po, utang inap. Ay, in fairness, mukhang gwapo. Kaya lang alam ko namang ginamit mo lang ito na picture para lang mangupal. O lol, black ka na. Oy, Ace Maranan, in fairness, gwapo yung picture mo ha. Mukhang malaki ang titi mo. Nakashort ka lang eh. Malambot. Madaling dukutin yung pantalon mo. Nako. Alam mo pa naman ang trip ko sa mga lalaki? Yung medyo palaban ng konti. Mukhang ignorante. Mukhang takipot. Yan ang mga gusto kong tipong lalaki. Oo, yan ang mga tipo kong lalaki. Pero bago ako matapos ngayon umaga, mga putang ina ninyo, mga kaaway ko, magpakamatay na kayong mga leche kayo, ha? Ala, hanggang ganyan na lang kayo, ha? Ako, kalbo lang ako. Matagal na akong bakla, mga putang ina ninyo. Hindi sa akin uso yung santo-santuhan sa vlog, ha? Yan ang problema sa inyo eh. Ha? Mga tanga kayo. Ha? Mayaman ako! Oh, nangina. Isang click ko lang, nandiyan ang mga alipin. Nandiyan ang mga muchacha. Di na ako papayag na muling mabawi. Alam mo sa mga basher ito, kakantahan ko na lang kayo. Kakantahan ko na lang kayo, mga basher! Papayag ang manawi mo di magkakamit bisig libo-libong tao. Alitin natin, ha? Doon sa mga basher, kakantahan ko na lang kayo bago ako matapos ngayon umaga. Okay. Ay guys, mamaya po palang tanghali. Ay mamayang gabi, huwag niyo pong kalimutan ang ating live interview kay Undersecretary, DILG Undersecretary Ipimaco Densing. Huwag niyo pong kakalimutan yan mamaya guys, mamaya pong gabi yan, na kung saan kung may mga reklamo po kayo na gustong malaman, pwede niyo pong iparating sa ating butihin Undersecretary ng Department of Interior and Local Government. At sasagutin niya po yan mamaya. Okay, mamaya po, alaganap na alas 7 ng gabi, dito po sa ating Facebook page po yan ang live natin. Dito po, para maalaman nyo sa mga nagtatanong saan page yan. Ito po yung page natin, guys. Yan, para aware na po kayo. Mamaya, ganap na alas 7 po yan. Paki-ano na lang po yan, yung account na to. Yan po to. Yan. Okay, guys. Ngayon po January 21, 2021, kasama po natin sa ating live StreamYard
Walang iba kung hindi ang butihin at matalino at mabait na kaibigan, Undersecretary Epimaco B. Dinsing III ng Department of Interior and Local Government ngayong pong araw ng Huwebes, January 21, ganap na alas 7 po ng gabi. Lahat po, kung meron po kayong mga nais iparating sa tanggapan niya, reklamo sa inyong masasakupan na lugar, sa inyong mga lugar na mga under ng local government. Ano po ba ang local government? Mayor, barangay kagawad, city councilor, municipal councilor, barangay chairman, at mga nakikita nyo hindi magagandang ginagawa na hindi ina-actionan ng local government, pwede po natin yan erekta kay Undersecretary Epimaco Dinsing. At pwede rin po kayong makijoin sa talakayan pong ito. Bukas po ng gabi, ganap na alas 7, kasama po natin dito si Manoy Bebot Calieja from Naga City. And then syempre, kung gusto nyo pong magtanong, pwede po kayong magtanong sa ating kaibigan na Undersecretary Epimaco Dinsing. Muli, magandang araw po sa inyo guys. Abangan nyo po bukas. Okay, mamaya po yan, mamayang gabi po yan ha. Dito nyo na pupuntan guys. Dito po, dito. Yan, dito nyo po pupuntan yan. Yan, ito po yung Facebook page ko po. Hanapin nyo na lang po yan, pakiclick. At mamaya, kung gusto nyo pong magtanong, pwede po kayong umakyat mamaya sa live. Ibababa ko po yung hagdanan, yung StreamYard link, para makapagtanong po kayo kay Undersecretary Epimaco Dinsing. Ngayon, kung meron po kayong gustong iparating sa kanya na pang private, i-message nyo lang po ako sa akin inbox message po dito po sa Facebook page po na to. At babasahin ko po yan na itatanong kay Yosek Dinsing mamayang gabi. Kasama po natin dyan ang isa sa mga broadcaster po ng Naga City na si Manoy Bebot Calieja po. Mamaya po yan mga guys. Mamaya pong gabi, alas 7 po ng gabi po yan. Kaya huwag nyo pong palagpasin po yan kasi minsan lang po natin yung ma-interview si Undersecretary Dinsing kasi napaka-busy din po nung mama. Dahil kahit papaano, lalo ngayon, nakalib po si, I think, kung ako nagkakamali, si DILG Secretary Eduardo Anyo, parang naka-medical leave po ata si Secretary Anyo. Kaya, yung mga Yosik ang kausap natin dyan. Okay? And then, baka tomorrow, mamaya, aalamin ko kay Yosik Penny Belmonte ng National Anti-Poverty kung matutuloy ba kami bukas sa Punpats interview sa kanya. Okay? Salamat sa mga nanonood mo ngayon at sa mga basher, wala akong pakialam sa inyo. At doon sa mga patuloy na nasumusuporta sa atin live, maraming salamat po. Mamaya i-upload ko po ito sa aking YouTube channel. Meron na kong kilang. Salamat guys! Salamat sa inyong panunod ko ngayon. Kayong umaga po sa atin. Doon sa Baguio City ay napakabong. Mabuhay ang ating kapulisan, ang ating PNP, ang ating mga kasundaluhan. Siyempre, lalong-lalo na dyan yung mga sundalo natin na reserve dito sa Cordillera Region. Mabuhay po kayo. Yan sila. Huwag na tayo magbanggit ng mga pangalan nila. Nakalimutan ko eh. Good morning, magandang umaga! Makan kanya. Ipagdasal lang natin ang ating bansa. Kung ano man ang problema ang dinadaanan natin ngayon, ating sininyo, lalagpasan din po natin yan. Basta't magsama-sama lang tayong manalig sa ating buong may kapal. Barako kong lumaban, may pusong dalaga. Good morning nga pala dyan sa mga taga-Bibak Boys sa NCIP, good morning. At sa ating kapwa, lalong-lalo na dyan sa kaibigan kong Baboy na si Gary Baboy Dunggayaw. Hindi matawaran at kahit buhay niya'y kanyang itataya. Kaya sana pag-ingatan mo ang kaibigan kong si El Nino. Wag na wag mo siyang titirahin, mabubuwag kang sigurado. Iyong kaibiganin, ika'y magiging bye-bye! God bless to!